Nagbigay nga pala ako ng aquarium kay Tampi Story. May bago kasi silang isda, nakakaiba ang itsura. May kalakihan pa naman ang mata nito na mukhang sasabog na. Ito nga pala ang unang alaga ni Don David. Dumayo naman ako sa SM para makakain ng malaking noodles. Napakalupit din ang kanin nila dito dahil mayroong spam sa ibabaw. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, halos mapulo nga pala ng tubig ulan itong ating ref tub. Itong aking mga aquarium ay halos lumubog na sa tubig. May malaking aquarium nga pala ako dito na halos hindi na nagagamit. Kaya naman sa mga followers ko dyan, kung gusto niyo ng aquarium, pumunta lang kayo dito sa bahay. Nabalitaan ko nga na mayroong bagong alaga si Don David. Naisip ko, nabigyan siya ng aquarium para may magamit. So paano guys? Tara! Maglalakad-lakad lang sana ako, kaso lang nakita tayo ng tropa. Nakakatuwa nga dahil nakasakay na naman tayo ng e-bike. Malapit lang naman ang bahay nila Tampi magmula sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, ito nga pala isang 5 gallon. Nagulat nga si Tampi dahil meron tayong dalang aquarium. Pinakita niya naman sa akin yung bagong alaga ni Don David. Agad naman ako nagulat sa akin nasaksihan. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito klaseng isda. Bali guys, ang lahi daw pala nito ay goldfish black mo. Napansin ko nga dito na napakalaki ng kanyang mga mata. Napakahaba din ng kanyang mga palikpik at mga buntot. Akala ko nga ay nag-iisa lang siya. Meron pa kasi dito na mas maliit. Ang kapatid nga pala nito ay yung nauna. Napaka-cute nga pala nito, parang gusto ko na mag-alaga. May goldfish naman dito na napakaliit ng buntot. Papasalamat kasi Don David sa binigay nating aquarium. Kaya naman sa sobrang excited ni Don David, naglagay na siya ng tubig. Tamang-tama lang pala tong aquarium para sa kanilang dalawa. Sa sobrang excited nga pala nitong isa ay napatalon pa. Bukod nga sa isda ay nag-aalaga din si Tampi Story ng ipis. Napakagaling nga ni Tampi dahil napalaki niya na rin yung alaga niyang flies. Char. Sa mga gusto naman bumili ng beta ay pumunta lang kayo sa farm ni Tampi. Bukod sa mura kasi ay napakaganda pa ng mga kulay. Alagang-alaga niya kasi to sa pagkain. Natural na natural din kasi ang ginagamit niyang tubig. Kung mapapansin niyo kasi sa kanyang mga aquarium ay naka-green water. Humingi na nga rin pala ako ng plastic para makakuha ng pagkain ng isda. Pagka-uwi ko nga pala sa bahay ay pinakain ko na agad to sa aking mga alagang axolotl. Kinahaponan nga dito sa amin ay bigla namang umulan. Ngayong hapon kasi ay pupunta kami ni Aling Rihina sa SM para makakain at makahigop na mainit na sabaw. Tamang-tama kasi 'yon sa ganitong klaseng panahon. Bago ang lahat, ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Ito nga pala ang number 1 legit betting site na kung saan pwede kang manalo kahit nasa bahay ka lang. Mag-register ka lang gamit ang iyong contact number at gamitin ang promo code na BOYMACHO1X. Dito nga ay pwede kang makakuha ng 6,000 bonus sa unang deposit mo pa lang. Pwede ka rin ditong tumaya sa paborito mong mga sports, kagaya na lang ng boxing, soccer, at especially sa basketball. Mas pinadali na rin ang cash in at cash out through GCash. So ano pang hinahantay nyo, i-click nyo na ang link sa aking comment section at mag-register. Kahit papano nga, tumigil na ang malakas na ulan. Balitaan ko nga na meron daw palang bagyo. Ayon kasi sa pag-asa ay wala na daw kayong pag-asa magkabalikan ng jowa mo. Char. So wakas nga ay nasundo ko na si Aling Rihina galing sa trabaho niya. Kaya naman dumiretso na kami dito sa SM. Dito rin kasi kami lagi nagbabayad ng pag-ibig. Dumaan din pala kami dito sa Panda Express bago kumain. Napakasarap kasi dito ng orange chicken. Medyo may kamahalan lang pero ayos lang dahil bumawi naman sa pambalot. Char. Bali guys, dito nga pala kami kakain sa Murugami Udon. Una ko nga pala itong natikman yung pumunta kami sa Japan. Napakasarap kasi ng sabaw nila dito at malinamnam. Nakakatuwa nga dahil para kami nasa ibang bansa. May tempura din dito at pork tonkatsu. Kaya naman food trip na naman si Kuya Boy Macho Nuri. Napakalaki talaga ng kanilang mga noodles. Sa sobrang laki nga nito ay muntik na ako mabulunan. Hindi ko lang inaasahan na ganito pala to kaanghang. Umorder din si Aling Rihina ng rice in a bowl. Natikman ko nga to, sobrang sarap. Itong tempura naman ay mas masarap kapag sinasawsaw sa suka. Dahil sweet naman tayo ay sinubuan ko rin si Aling Rihina. Kung hindi ako nagkakamali, ito nga pala yung spam omusube. Itsura pa lang ay mukha ng masarap. Kaya naman first bite, napakasarap. Lasa nga pala siyang spam na may kanin. Ito naman daw yung tinatawag na noritama omusube. May mga sesame seed nga pala to na sakto lang ang lasa. Ito naman daw yung tinatawag na salmon flakes omusube. Ang lasa nga lang pala nito ay parang kanin na may tuna. Sa totoo lang guys, hindi talaga biro ang mag-vlog. Imbis kasi nakakain ka na lang ay kailangan mo pang mag-video. Minsan nga ang mga ina-order namin ay hindi ko na nai-enjoy. Pero guys, ganun talaga ang buhay, parang life. Happy naman ako sa ginagawa ko at gustong gusto ko to. Lalo na kapag laging nanonood ang aking mga mahal na followers. Pinapangako ko na mag-grind pa ako at gagawa pa ako ng maraming video. Pagkatapos nga ipupunta naman kami dito sa pen shop. Bibili din kasi ako ng bagong sombrero. Bata pa lang kasi ako ay mahilig na ako magsuot ng mga ganito. Kulay pula nga pala ang aking hinahanap, kaso lang wala dito. Dito naman tayo pupunta sa bench. Naka-sale nga pala sila at ito lang ang available. Kaya naman dumiretso na ako dito sa department store. Nagandahan nga pala ako sa isang to dahil mayroong flag ng Pilipinas. Sa harap naman ay may nakasulat na Manila. O ano guys, bagay ba? Hindi ko na nga pala ito pinakawalan at binili ko na. Dito naman kami pupunta sa may supermarket. Kailangan kasi namin bumili ng prutas. Dahil sa pabago-bago ng panahon, marami na naman ang nagkakasakit. May mansanas nga pala dito na ready to eat. May hinog na papaya din dito na napakamura. May orange din dito na nakabalat na. Kagaling ko lang din pala sa sakit kaya ganito ang aking boses. Bumili na rin pala ako ng pomelo para kay Aling Rihina. Sa totoo lang, napakamahal na talaga ng mga bilihin. 887 na kasi yung aming pinamili. 1,000 pesos nga pala ang aking binigay pero bakit ganito ang naging sukli? Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!